Dito sa akin, wala akong pakialam. Hindi ko ini-imagine kikita ko dyan, royalties. Gusto ko lang marinig sa rin. Anong meron ng time mo as a singer sa time na ngayon? Also, I know Dera better than Makati. Paano ka nakakuha ng inspiration in every song, tono? You must be a warrior if you're gonna go to war. Kailangan marunong ka lumabas. Talaga, you made a mark kasi talaga sa music industry ng Philippines. Rani noon? Yes. Sino na si Rani ngayon? I've been around the world, no? Pero there's something about Dubai. You can throw me in Riga or Murakabat, I'll be the happiest person. And you are a magician too. Yes, yes. I started that when I was 7 years old. Mm-hmm. My first trip to Europe, I think I was in Switzerland at age 7. And then I saw a magician. And since then, I fell in love with it's the most beautiful art. Years later, I was the founder of the very first biggest magicians organization in the Philippines. And it kept on. I have over 100 original tricks under my belt. Mm-hmm. I go around the world to lecture for magicians. Mm-hmm. Tapos nalaman ko later on, nung magician na ako, yung aking great-grandfather pala, great-great-grandfather, was the premier magician in the Philippines. Alright. And his stage name was Raidu. So lahat ng mga sinaunang magician, yun yung Panginoon namin, si Raidu. So it's Raymundo, binastarda niya, ginawang Raidu. You have said that may group of magicians in the Philippines. Anong pangalan nila? Well, alam mo, dumami na yung grupo. There's Magfi, there's IMC, I'm a member of all those. Dito sa Dubai, you have some of the best. Meron din dito. Oo, meron akong parang anak dito. Si Carl, nag-guest na dito. In my opinion, he has the best. Nakakatuwa yung taong si Carl. Best mind in magic in Dubai now. Otherwise, he won't be with me. Yeah. All along, I thought yung magic na yan, you just started it later on sa ano mo. No. Simula pa pala nung bata ka pa. Yes, yes. You've been doing it. Yes. Yeah. Sino gusto mo mawala? Sino gusto mo mapatuloy? Mag-demo tayo. Oo nga eh. So ano yun? Anong nagma-magic ka? Tapos you're singing? Hindi ba nagkakaroon ng conflict? Have you done it? Yes, I've done it. There was a big concert. I think it was in the middle 90s. It was called Music and Magic. It was me and Rachel Alejandro. And in the middle of a song, I made Rachel float. Tinakpan ko, and then I made her disappear in midair. Then I went inside the maleta, and then pagsabog ng ganun, I was in the balcony. Wow, yung mga ganung level. Akala ko yung mga ano lang, kalakalakal. Alam mo, yung alam mo, there's one thing, my principle in life is todo. Mm-hmm. Hindi pwede medya-medya. So kung pachikichik-chik-chik lang dyan, I won't even bother. Yeah. Mm-hmm. If I do something, I'm gonna go all the way. Mm-hmm. And that's what I did with magic. Rani, okay, pinasok mo itong singing. Tapos, nag-excel ka rin sa magic. Mm-hmm. What about movie? Movies, yes. Kumusta naman ang movie sa'yo? Yes, I've done movies. I did Bakit Ngayon Ka Lang with Alice and Christopher. And I did a few, I don't want to think about them anymore. I did teleseries and I think singers are natural actors. I think as a singer is actually a better actor because ang artista, you have all the time in the world to internalize your character. And then it takes days to shoot that. Yep. But as a singer, as a performer, we sing for an hour doing 16 songs, doing 16 different stories and emotions. True. You sing a happy song, you don't want to look sad. Then you sing a very painful love song, you have to emote that also. Not only facially, but vocally also, in your body language. So naniniwala ko na ang natural na artista ang mga singers. Package yan. Parang package. Yes, and I've had Sonoro! Some awards also. But there's nothing like performing live music. That's my thing. There's an indie project for me next year. I haven't really said yes, but kinukulit na nila ako for 1 year. So I might say yes. Wow. So we're looking forward to that indie project of Mr. Rani Raymond. Rani, you're a composer, right? Ngayon sa mga batch ngayon ng mga sikat na singers, sinong gusto mong bigyan? Lahat sila. I don't choose. Kasi yung kanta ko kantahin nung
nagmamap ng floor, tuwang-tuwa na ako eh. So kahit na sino. Ang gusto kong malaman ni Rani yung nagdidirect siya ng mga shows eh. Oh yes. How, kasi ikaw na yung nanonood sa nagpi-perform. Yes. Tapos ikaw, you're a performer. Well, so, the director side of me is, I'm a very demanding director. And people who work with me will tell you that. Mm. I don't throw chairs or ano, but I expect you to really deliver. Uh-huh. Because I've been on that stage. I've been on that stage mm-hmm. where you are now. Yeah. So I know, kung kaya mo rin. Mm-hmm. And I respect all the people who directed me. Mm. So I also demand that respect. I'm not a Hitler, but when I drive my boat as a director, the crew must really follow me and trust me. Otherwise, we cannot work. So Rani, we heard about your, you know, stories from the time na nag-start ka. Tapos may mga pumasok na mga talent like magic. No, you're a good composer. Mm. Gusto lang naming malaman ngayon na sino ba si Rani behind the camera? Yung the real person in you. Sino ba si Rani Raymundo? I have many monikers in my life. No? One is the boss. It sounds very mayabang, but I did not give this name to myself. I was called this when I was in first grade. Mm. Mm-hmm. And the reason being is because I get things done somehow. In a crazy way, funny way, or seriously, I get things done. Pag sinabi ko, yun na lang pagyayabang ko sa buhay ko, pag sinabi ko, ginagawa ko talaga. And another moniker they gave me is Barako. I know, it's a nakakatakot na Barako. Nag-iisip na ako. Pero I'm really all business. But ang alam ng mga tao na malapit sa akin, I'm probably the funniest guy you'll ever meet. I am the sweetest guy you'll ever meet. Wow. The easiest guy to talk to. Yeah. First time I met you, it's like, dali pa nakausap ni Kuya. Very approachable si Mr. Rani. Yes. If I allow you. Oy, thank you for allowing me at that time. Oh, yes, I did. Kaya nga, no, mga viewers, no, you just heard some sort of short stories. Hindi kinala pa lang ito, binigyan mo na akong tsokolato. No, high five. Some very inspiring stories from Rani Raymundo. Okay, so let's pause for a while. Yeah. Balik tayo muli. Hi, I'm Rojan. I'm Banks. And I'm Carl. And you are watching Pinoy After Hours. So, mga Pinoy expats, gusto nyo bang malaman ang other side ni Mr. Rani? Ako excited na ako. Gusto mo malaman o gusto mo makita? gusto ko makita at gusto kong marinig. Okay. You know what? Why? Ito talaga. Alam ko from the bottom of my heart. Why? I keep coming back to Dubai. Most of the time, iniisip ko lang na sana pabalikin ako. At pinababalik ako ng mga tao dito. Mm-hmm. And the reason is, when I walk in the streets, I never wear my shades. Sumasakay ako ng metro dito. Around Alriga. Lahat mga nanonood dito, nakakasalubong ako sa kalye. Alam nyo yan. Sabi sa akin, "Uy, Rani! Pwede ka ba pumasal sa flat namin? Sa ako, masarap ba kape sa inyo?" Mm-hmm. "Oh, saan ba yan? Oh, sige, anong ulam nyo? Punta ako dyan." I enjoy that. Uh-huh. And then there was one time, hindi ko makakalimut, sarap-sarap sa puso ko marinig, na sa Algorera ko, sa taas, meron din yung mga massage chair. Mm-hmm. Alam mo, sabi sa akin, alam mo, Sir Rani, kayo lang yung bisita namin dito na nung binati namin, huminto. Yung iba, i-bodyguard pong, huwag niyo storbahin. Mm-hmm. Yan ang gusto kong malaman ng mga bagong artist yun. Mga iho, mga iha. Mm-hmm. Ako nang galing na ako sa maraming gera, tatlong dekada, hindi pa kayo nakakapasok sa talagang gera. Baka magulat kayo ni hindi kayo kasali dun sa gera. Mm-hmm. Be thankful every time nilalapit sa inyo in public. So, keep your feet on the ground, boys and girls. This is the real life. There's no such thing as forever in this business. Actually, it's a very thankless business in many ways. Pero ako, I see it differently. I'm very thankful dito sa business na to. And you requested something. Oo naman. You want to hear it? Yeah. Yes. Oo naman. Alam mo, si Rani nga ba nagsasalita? Parang na-hypnotize na tayo. Kaya na ito, may magic eh. May magic ko. Nakatunga nga na ako para gusto ko nang uberin yung jacket ko. Yun. Pa,
para at makasayaw. Ikaw, how many years ka na dito sa Dubai? 18 years na ko, Ryan. 18 years. Mm-hmm. Lumang tao ka na dito. Lawang luma na talaga. How many years? 10. 10. 10 something. Tagal-tagal na rin. Sarah, how many years? 10. 10 years. You know, it took me 1 week. Dalawang balik dito, another week to really embrace Dubai. So I wrote this song, it's called My Dubai. Kung talagang matagal-tagal ka na dito, you might recognize all these items in the song. Okay? I did not know. Palabo-labo lang sa kanto ng Murakabat. Hinahanap-hanap ka, mayroon akong ipagtatapat. Tumawid pa ng alriga, wala ka rin pala. Akala ko love's in the air, wala pa rin dun sa Algurel Aray. Mukhang goodbye, oh my Dubai. Tinatawagan pa kita, di ka sumasagot. Tila inaalap kahit gamit ko'y episalat. Lumalalim na ang gabi, wala nang metro at taxi. Ako'y nag-iisa, karamay lang ay karati-aray. Mukhang goodbye, my dear Dubai. Wag nang magtago, wag nang magtampo. Narito ako, sa'yo nagsusumamong. Di ako susuko, di ako bibigay, my Dubai. Ginapang ko ang almamzar, lumangoy papuntang Sharjah. Gusto kitang makita, I really wanna see ya. Bumili pa ng patchy, cause I wanna patch it up with you. I just wanna love you, babe. Every day, day to day, aray! Mukhang goodbye. Ikat na naman sila. My Dubai. Huwag nang magtago, huwag nang magtampo. Narito ako, sa'yo nagsusumamo. Di ako susuko, di ako bibigay, my Dubai. I'll say it one more time. Di ako susuko, di ako bibigay, my Dubai. I feel so lucky to have Rani here. Wow. For us. We are so lucky. If there are people behind this, kung bakit nandito ka sa amin, sino man sila gusto namin pasalamatan, siyempre si Jessica, maraming salamat. Oh, sikat na naman si Jessica. Talaga naman. Ate Jessica. And whoever behind this, at nabiligyan mo kayo ng pagkakataon. Well, I want to thank, Paul Cortez, ang swerte-swerte si natin dito. Natin, eh, taga rito na ako. What? A dynamic person, ano? Yan ang nakita kong nasa consul general na talaga nagtatrabaho. Yeah. Grabe siya. May puso sa kultura pati. Tama. You know, this is not sip-sip. It's not my style. But really, Paul, you know, very lucky to have you as a consul general here. Mm-hmm. What a wonderful guy. Very, very talented pa. Ang galing kumanta talaga ni Paul. Any inspirational message to our Pinoy expats or our FWA? Sa mga kababayan natin. Para sa ating after hour viewers. Okay. Mga kababayan, you know, kayo mga tahimik na bayani kayo because all the OFWs, you're bringing home the bacon for our kababayan back home. Ang gusto ko sanang ilagay nyo rin sa isip nyo, alam nyo, maganda yung mga trabaho nyo dito, pero dapat, huwag nyo rin kalimutan maging entrepreneur, you know. Okay. You're making good money.
think about investing, you know, think about doing your own business, create your roads, you know, build something, you know. Yeah. Hindi, it's always good to, parang, hindi masama ang maging empleyado or to work for someone, because that's part of our training. But, you know, one day, dream of being your own boss, you know. And always remember that we are all in this together. Tanggalin na natin yung mas magaling ako sa kanya o walang kwenta yun, yung yabangan at hilaan at yung dating sinatawag nilang Filipino mentality na talangkan, naghatakan, maghatakan tayo pataas. Mm-hmm. You know, that's, ako, bumabiyahe ako ng dami-daming oras para lang tumulong kahit na konti lang magpaangat. So I hope you do the same for each other. And one last, this is not a inspirational message, but it's a, I want to say thank you. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga Pilipino. Minamahal ko po kayo. Dahil kayo nagbigay ng hanap buhay sa akin for 30 years. Right. Thank you for buying my records. Sa Pilipinas pa kayo pag, pag-request ng mga kanta ko sa radio. Dahil dyan, nagkaroon ng pagkain para sa pamilya ko. Hindi ko makakalimutan yan. So, I never really had this chance to say thank you really from my heart. And isama nyo naman ako sa dasal nyo rin, araw-araw. At pag nakita tayo sa kalye, dito sa Dubai, o pag nasa Makati kayo, pag nasa Pilipinas, so kahit sa Europa, pag kung pala rin nandoon tayo, tapikin nyo naman ako at batiin nyo ako. At masarap sa akin yun. Mm-hmm. Huwag kayong, do not feel different. Sabi mo, oy Rans, napanood ko yung show mo nung nasa Dubai, nandoon tayo. Napakasarap sa akin yan. Do not be a stranger. Pag nakita nyo ako sa kalye, yayain nyo ako magkape, pero sagot nyo ha. Wag na kape, yung karak, paborito ko yung karak. Oh, may karak ka na ngayon, alam mo yun ha? Yeah, as a matter of fact. It's his favorite. As a matter of fact, I'm gonna start a business in the Philippines. I'll introduce karak. Ah, okay. So, I know how to make it eh. Ah. Dahil yung last trip ko dito, nagpasama ako doon sa, I have an Iraqi friend here who drives me around also. Mm. Meron isang gabi, pumunta kami around Sarge. I went to that big teapot. Mm-hmm. Sabi na yan? Yeah. Sa Bay Circle, I went to all these karak joints. Kinapalan ko yung mukha ko, kinausap ko yung may-ari, pumasok ko. Show me how you make this. So I know exactly the ingredients, the cardamom, and all. I know the sukat. When I make my karak in the Philippines, pag natikman mo, para kang nandito sa kanto lang. Uy, so authentic. I'm gonna introduce that. Pero yung idea ko, imbis na yung, kailangan may pagkain eh. Mm. So ano rin, yung para mga pita bread. Or what do you call that? Yung tinapay ng flat? Yung parata. Parata. Yeah, yeah, yeah. Pero if you Filipino-nize ko. So, yun nun, nung bata tayo, yung nalagay natin butter. Yung butter tsaka asukal, di ba? Star margarine. Star margarine. Yun man lalagay ko doon. O kaya sardinas, o kaya corned beef. Mm-hmm. Oh, parang angko pa rin sa lasang Filipino. Mm-hmm. Pero meron kang kasamang karakti. The karakti, malaki na rin ang in-invest ko dyan. Talaga nagtitimpla ako, umiikot ako saan-saan in my bar and in Greenfield District. You know what? 9 out of 10 will say, sarap ito ah. So na-introduce mo sa atin para yes, talaga? Yes, so, yeah. So it is a Filipino taste. Yeah. So it's not an acquired taste. Yan. Tapos eh, yung mga Pilipino dyan, pagbukas ko ng mga negosyo kayo, you wanna invest also and be part of it? Why ever not? Yun ang sinasabi ko, you know, you have the means. Hindi lahat ng tao may kapital. Right. Hindi talaga lahat. Meron kayo niyan. You know? So, think wisely, use your capital, mag-isip negosyo kayo at isipin niyo yung future. Mm-hmm. Yun, sa mga kaedad ko, yung mga magulang na, tayo tapos na tayo eh. Ihanda na lang natin yung mga bata, no? Yeah. So, that's it. It's so there you go. Of course. Oh. Ray, ano pa may grant? No, magpapasalamat ako sa Agimono na nagbigay sa atin ng pagkain ngayon. Agimono, nagbigay sponsor pa rin yan. Oh, yeah. Saka yung Nikon na Nikon, sa camera na ginawa. Yeah, Nikon. Hindi ko naging sponsor. And Rochelle, makeup artist. Tapos si Rochelle na ating makeup artist na hindi na makintab yung ulo ko. Mga viewers, of course, marami tayong narinig, marami tayong natuklasan, mga inspiring stories. Hindi lang pala siya singer. Sabi nga ni Rani, be an inspiration. Leave the legacy. And that's what makes you immortal. Tama, Rani? Tama. Aspire to inspire.
Of course. Para bago tayo mag-expire. Ano na to? Legend na to. Kaya nga eh. Sa ating mga viewers ng Pinoy After Hours, narito po, naging bisita natin. At syempre, Sharon, Ray, yep. Ronnie, maraming salamat. Thank sa inyo lahat. Much. Kung gusto niyo magsaya at magtawa at maghalakhak, panoorin ang Pinoy After Hours! Maraming salamat.